Palaban pa noong una si ER Ejercito. Tuloy po ang laban! Naway patuloy yung buha ko ipagdasal na mabigyan ng hustisya ang walang kakwenta-kwentang kasong ito na ipinatong ng COMELEC at ng Palasyo ng Malacanang sa akin. Inakala ng marami na lalo pang titindi ang tensyon dahil sa pagbisita ni Manila Mayor Erap Estrada kay Ejercito. Sa mga naunang sinabi kasi ni Erap, ilalaban niya ang kaso ng pamangkin. Pero nagulat ang marami nang marinig na ang pakiusap ni Erap. Governor, makinig ka naman sa akin. Ako'y maniklood na nakikiusap sa iyo. Sumama ka na sa akin, bumaba na tayo, bumaba ka na, at nasa ganun. Alang-alang sa katahimikan, kapayapaan ng lalawigan. Hindi naman nabigo si Erap. Ang kababayan, para sa katahimikan, kapayapaan ng ating lalawigan, ako ay maipit na pinag-usapan ng ating mahal na Pangulo, na pansamantalang bumaba para maiwasan ang gulo at may masaktan. Kahit wala na po ako sa pwesto, ako si Governor George E.R. Ejercito Estregan ay magiging gobernador ninyo ngayon at magpakailanman. Antayin po ninyo ang pagbabalik ng Agila. Hindi napigilang mag-iyakan at magyakapan ng mga empleyado ng Kapitolyo at mga taga-suporta ni Ejercito. Paano naman po yung mga tinutulungan namin, lalo na po yung mga mahihirap? Alam ka naman, si ER nga lang nag-overspending, overspending, utang na loob. Ang intindihin nila, sinapolis, laki na ng gastos nila doon. Marami siya nagawang mabuti, hindi lang sa anak ko. Pati na yung sa anak ko na nagtapos na. Di po kasi patas ang ginawa nila. Kasi po, sa isip ko po, marami makawala ng trabaho. Ayon naman sa bagong gobernador, ipagpapatuloy pa rin niya ang mga nasimulang programa ni Ejercito. Yung pong ating mga empleyado, wala po kayong dapat ipag-alala dahil meron na po akong utos na ipagpatuloy po nila yung pong mga casuals at yung pong mga job orders hanggang doon, hanggang sa June 30 dahil yung po talaga ang katapusan ng kanilang termino. Natanggal na ang mga barikada sa main gate ng Kapitolyo. Nilinaw naman ni Ejercito na pansamantala lang ang pagbaba niya sa pwesto dahil may hinihintay pa silang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa isinampang petisyon para sa status quo ante order na inaasahang lalabas sa June 17.